So yun, okay KGX, good evening sa inyong lahat. Kakabalik lang natin at 8:29 PM na. So far, kung mapapansin natin yung mga nangyayari ngayon, mga lods, no? Dito sa 61,200, fake out ang nangyari, no? Tapos sabay biglang, nag-retest ulit, no? Na-break na naman si 61,200. Possible dahil meron isa, no? Merong confirmation dito sa area na to, no? Possible, pwede yan bumaba pa, no? Tulad ng sinasabi natin dati, kaya tayo gumuguhit ng ganito, mga lodi. Ito yung guhit na kung saan doon nag-start yung lumipad yung candle at yung time na bumagsak siya. Hinahanap natin kung nasaan yung start nung lipad at kung saan yung start nung drop, mga lodi. So kasi panigurado, once na umangat yan, mga idol, no, maghintay ka lang, no, may baba yan. Parang dito, for example, ito. For example, ito, itong area na to, di ba? So dito siya nag-start lumipad. Okay? Sige, hinayaan lang na lumipad. Hinayaan mo lang ng hinayaan, no? Tapos ngayon nag-drop. Pero tingnan niyo mga lodi, no? Pagka bumaba siya, tingnan niyo ah, kukunin niya pa din to, tong area na to. Okay? No, pag kinuha niya 'yan, kung titingnan natin, oh, diyan pa rin yung pinaka-drop niya. Tapos sabihin na natin nag-fake out, katulad nito, nag-fake out din, 'di ba? So dalawang beses na reject, 'di ba? So parang ito. Tapos sabay biglang aangat, tapos ngayon magda-drop ulit. So possible itong area na to, possible na bumaba pa yan, no? At ang susunod niyang kunin, no, at ang susunod niyang gustong kunin, mga lodi, is welcome to 58,500. Pwedeng mangyari yan, mga lodi, kasi pwede niyang balikan yung umpisa bago lumipad, mga idol. Kasi sinas, ang dami kasi umaasa, di ba? Tingnan niyo kapag may good news, mga lodi, no? Kapag inaabangan yung good news, sinasabi October to, so sobrang lupit nito ang gagawin dito, lilipad to, mga lodi, ng October, mga idol, no? So kaya di ba yung time na nag TikTok tayo tsaka nung nag-explain tayo, di ba, sa ayan, sa charting, sinasabi natin mas okay kung gumuhit kayo para at least kahit papaano alam ninyo kung pumasok, kapag papasok kayo, di ba, alam nyo kung saan kayo papasok, alam nyo kung saan kayo magtitipi, para pag nakakita kayo ng big dump, mga idol, no, at least, 'di ba, merong kayong tinatawag natin na cut loss, mga lodi, 'di ba? Kasi ako may ganun lagi. Ako lagi ang cut loss ko 30%, 20%, pero ang pinakamalaki kong cut loss lagi is 30%, 'di ba? So katulad nun, kung mapapansin natin, pakita ko lang sa inyo. Ito kasi ginagamit lang natin pang content, pero tayo kung titingnan niyo, ah, order history natin. So ayan. So kung papansin niyo, ayan. So meron tayong 11 USDT na profit, tapos meron tayong negative 1 na cut loss, 'di ba? Negative 1. Oh, tapos meron negative 1 USDT, tapos meron tayong 8, meron tayong $6 na profit. Tapos meron naman tayo dito, pinakamalaking talo natin, mga lodi. Ito yung $6 tsaka yung $0.9 yata to. Oh, ayan. Tapos pero kung mapapansin niyo, nabawi naman natin siya, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, nabawi naman natin, 'di ba? 'Yun yung importante ng may cut loss, kasi at least kahit papaano, hindi ka na bleed, hindi na nag-bleed, 'di ba? Yung hindi ka na naubos, kumbaga parang na-stop na yung bleeding mo, tapos ang gawin mo, ang thinking, bawi na lang sa susunod na trade, mga lods, 'di ba? Ganun ang ginagawa natin. Kasi ang importante, kahit na may talo ka, at least yung the end of the week is profit ka pa din, 'di ba? So yun yun, kung mapapansin natin ito, no, sa mga wala pang BitGet, mga lodi, at naniniwala sa ganitong klaseng charting, no, please like and subscribe lang natin tong YouTube channel. And then kung wala ka pang BitGet, mga idol, pasok ka lang dito sa link natin sa description, mga lodi, and then sa TikTok, sa bio lang yan. Tapos sabay-sabay tayo mag-trade sa BitGet. Pasok din kayo sa Telegram, mga lodi. And then ito, kung mapapansin natin, sabi nila October, no? So karaniwang kasi nagto 29-28%. Isipin nyo, 1, 2, 3, 4, 5 years na nag-October yan, no? Kung titingnan nyo, ganun din yung September natin. Anim na taon nga yan, no? Bago nag-positive. Pero kung titingnan naman natin, umpisa pa lang ng October. Okay? Umpisa pa lang ng October, -2. So syempre, October 2 pa lang, no? Tingnan natin, baka mamaya, di ba? Dito mag-start yung lipad, babagsak mo na bigyan nilipad. Kaya meron tayong guhit. Ako katulad nito. Sa sobrang drop nito,
No, possible pagka dumating dito to, we'll try na mag long position. Baka dito na mag bounce eh. 'Di ba? Pero once na na-break 'yan at merong isang candle ulit na confirmation na break siya, possible pumunta sa 55 'yan ito dito sa area na to. Hanggang dito ulit, no? Sa 52. Okay? Possible 'yan, pwedeng mangyari 'yan kasi binabalikan niya 'yan mga lods, no? So tingnan lang natin ito, katulad nito, binalikan na si 62 natin. So binalikan na rin si 61,200. Ang iniintay natin balikan si 58,500. Pero kung titingnan niyo yung percent ng drop, baka kahit pa paano, baka dyan na tumalbog yan, di ba? So, tingnan lang natin. Ako, binabantayan ko na yan pagka ganyan, mga lodi, di ba? So, tingnan natin to. And then, ito, may mapakita lang ako sa inyo, mga lodsa. Ito yung mga iiwasan nyo. Ito, si Crypto GBR. Ito, kung papansin nyo, sumikat to pandemic. Ay, ano? Bear market. Kasi, lahat naman ng token ng bear market is bumagsak, di ba? Kaya lang yung mga bago na syempre ang dami niyang sinabi na lilipad ang BTC, natural naman na lilipad ulit yan. ETH lilipad ulit yan. Mga top 10 coin kahit papaano lilipad ulit yan. Kung alam mo yung cycle mga lodi. Ngayon tingnan nyo ah. Sabihin mo tumama siya nung bear market, lumipad lahat ng mga token. Natural kasi yun na lilipad. Ngayon tingnan mo. Eto 61,500 sabi niya after yung 61,500 lilipad na yan. Okay good. Pero tingnan nyo yung mga ibang TA niya. 63, lilipad. O, syempre, ang ginawa ng mga ibang tao is nag-long position. Sunog. Sunog, mga idol, no? Sunog, di ba? So, sinasabi niya, accuracy ng ano niya, pattern niya is okay. So, ngayon, sasabihin niya, 56,700, lilipad. Di ba? Kung titingnan nyo, magsisimula siya sa pataas. Susunugin kayo, eh. Di ba? Ito yung mga trader na nung bear market lang magaling. Diba? Yan yung mga yan na syempre natural naman kahit sino naman ng bear market kapag nakuha mo yung sa isang cycle, alam mo kung saan ka bibili, 'di ba? Parang tayo, alam natin XRP natin, doon tayo bumili nung time na 19 pesos. Yung Dogecoin bumili tayo ng 3.43. Tapos yung Cardano natin 13.34. Tapos RON token natin 11 pesos. BGB 76 pesos to 7 pesos. 'Di ba? Ang dami natin binili noon. Na token, and then lahat ng token din nagsiliparan, di ba? Maaga lang naman tayo nag-TP. Maaga lang tayo nag-TP, mga lodi. Okay? Maaga lang tayo nag-TP. Alam niyo yan, sa mga solid KGX, alam niyo yan, di ba? Kaya, yan yung mga sinasabi natin na ako natuto ako na sabi ko, sige, kung saan, ang pinaka-technic lang naman sa crypto, mga lodi, no? Marami kang pattern na inaaral. Tama, ang dami. Pero alam mo kung ano yung pattern lang na alam mong nagpo-profit ka, di ba? Yun lang yung sundin mo. Yun lang. Di ba? Ang dami mong aaralin, di ba? Pero ang importante dyan yung emotion, di ba? Kasi kung titingnan mo, ayan, katulad yan. Ako, nag-trade ako dito, mababa lang. Nag-trade ako, mababa lang. Kasi tinitingnan ko, nag-aaral ako eh. So ngayon, ayan, nag-trade ako. Sabi ko, 9 US dollar. Kasi pwede naman mag-trade ng 9 US dollar eh, na 500 pesos eh. Di ba? Bakit mo kailangan mag-trade ng 10,000 kagad, 'di ba? Kung hindi ka pa marunong, 'di ba? So, ako ginagawa ko muna, nagti-trade ako ng maliit na USDT lang. Hindi ako 'yung nagti-trade ng talagang sobrang laki, 'di ba? Hindi ganoon mga lodi. No, kapag sigurado ako sa trade ko, kapag umabot 'yan ng bumalik 'yan sa 56, 50, 54, 56 hanggang 54, good 'yan. Maglo-long position ako niyan. No? Pero sa ngayon, medyo kinakabahan pa tayo dyan. Kasi una sa lahat, eh, talagang ano yan. Talagang medyo do or die ka pa dyan, di ba? Ako, katulad nito, o, tingnan nyo ha. So lahat ng guwit natin, sinundan niya. Di ba? Etong ilalim na lang, hindi pa niya nasusundan. Pero possible naman, na kapag nakakuha ulit siya ng buwelo ng 62, no? Possible lilipad dyan at kukunin ulit niya si 64,800. So ganun lang naman yan mga lodi. So hindi pa natin pwedeng sabihin na yung October is crashed over. Hindi ba pwede yun? Okay? No? Sana nagustuhan nyo yung video natin. At kung nagustuhan nyo, please like, share, and subscribe. Para at least kahit pa paano mga lodi is makakuha lang tayo ng kahit na katiting. Masaya na ako nang meron ako na share na katiting lang. Okay? Saludo sa lahat, KJX.